Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang magandang pelikulang pinamagatang Bird Box na naipalabas noong 2018. Ito ay patungkol sa ginawang pagtakas ng mag-ina sa isang entity na kapag makita nila ay mapakontrol ang utak nila para mag-suicide. Kahit ano pa ang ating hinihintay. Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang ipakita ang isang babae na si Mallory kasama ang dalawang bata na sila Boy at Girl. Doon nga ay sinabihan niya ang dalawa sa kung ano ang dapat nilang gawin paglabas nila. At isa pa ay binalaan niya ang dalawa na kahit anong mangyari ay huwag nilang tatanggalin ang blindfold nila. Sumang-ayon naman ang mga bata at nakita natin na kinuha na ni Mallory ang ibon at nilagay ito sa isang shoebox. At nakita na nga natin na lumabas na sila at ginagabayan niya ang mga bata kung saan sila pupunta. Isinakay niya ang dalawa sa isang maliit na bangka at matapos nun ay sumagwan siya para makaalis sa lugar na iyon. Lumipat ang eksena 5 taon bago ang kasalukuyan. Nakita natin na nagpa-painting si Mallory at maya-maya pa ay dumating ang kapatid niya at nakita nga natin na nag-usap silang dalawa. Buntis pa lang si Mallory ng mga oras na yon. At matapos nga ay naisipan nilang tingnan ang balita at napanood nila na may kumakalat na mass suicide sa ibang bansa at hindi matukoy ng mga eksperto kung bakit ito nangyayari. Sinabi pa na nakatawid na din ito sa mga karatig na bansa. Hindi naman naniwala si Mallory sa balita kaya pinatay na lang niya ito. Nagpatuloy nga ang usapan nila at napag-usapan nila ang tungkol sa boyfriend ni Mallory. Iniwanan pala siya nito ng oras na malaman na nabuntis niya si Mallory. Sa sumunod na eksena ay nakita natin na nasa doktor silang dalawa at na-check up nga doon ang lagay ng baby ni Mallory. Sinabi naman ng doktor kung gusto ba nito na malaman ang gender ng anak niya pero sumagot naman siya na ayaw niyang malaman. At nang papauwi na sila ay nakita natin na may isang babae na parang nawala ng baitang hinahampas ang ulo niya sa salamin. Dahil nga doon ay nagmadali na siya na pumunta sa kotse ng kapatid niya. Naikwento naman niya ang nakita niya sa kapatid. At pinilit nila na kumalma at minabuti na umuwi na. Pero habang nasa biyahe ay biglang nagring ang phone ni Mallory kaya sinusubukan niya itong kunin sa bag niya na nasa likod. Pero maya-maya ay tila nakakita ng kung ano ang kapatid niya at maluha-luha pa nga ito. Matapos nun ay tinatangka na nito na ibangga ang sasakyan nila sa kung ano. Nagawa nga ng kapatid niya na magawa yon at sumemplang sila. Pero hindi naman sila namatay dahil doon. Lumabas sila sa sasakyan at nagulat si Mallory sa nakita dahil sa sinadya ng kapatid niya na magpasagasa sa isang truck. Nawala ng buhay ang kapatid niya dahil doon. Takot naman na si Mallory sa kung ano ang nangyayari at naisipan na lang niyang tumakbo. Pero nadapa siya at may isang babae naman na sinisigawan siya na magmadaling tumayo para pumasok sa bahay. Lumapit ito sa kanya para alalayan sa pagtayo pero bigla na lang nakita nito ang nakita ng kapatid niya at maya-maya pa nga ay pumasok siya sa nag-aapoy na kotse. At di katagalan ay sumabog ito dahilan ng pagpanaw niya. Nakita naman ng asawa ng babae ang nangyari at kinalungkot niya ito. May isang lalaki naman na dumating at inalalayan si Mallory papunta sa bahay at pilit nilang kinakatok ito. Hindi naman sila pinagbubuksan dahil nga sa si Mallory ang dahilan ng pagpanaw ng asawa niya. Maya-maya pa nga ay may isa pang babae ang dumating at isa itong pulis at sinasabing pagbuksan sila ng pinto. Dahil nga doon ay naisipan ng may-ari ng bahay na buksan na ang pinto para papasukin sila. Nang makapasok na sila ay nalaman nila na hindi lang pala sila ang pinatuloy sa loob. At lahat sila ay nagpapanik na din dahil nga sa hindi naman nila alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Pinakita naman na tinawagan ni Mallory ang kanyang nanay pero walang sumasagot sa mga tawag niya. Maya-maya pa nga ay nakita natin na nag-uusap-usap na silang lahat na naroon para mapag-alaman ang nangyayari. Pero wala pa rin silang alam kung ano ba talaga iyon. Ang isang tanging alam lang nila ay kapag nakita ito ng isang tao ay tatangkain na nang nakakita nito na mag-suicide. Dahil nga doon ay naisipan na lang nila na isara ang lahat ng bintana at kahit anong bagay na kokonekta sa labas. Sumunod nun ay nagsalita ang isang lalaki na si Charlie. Sinabi nito na sa mga ancient religion ay may mga entity talaga na hindi nakikita. At nagkakaroon ito ng katawan sa sino mang makakita nito bilang isa sa kinatatakutan o isa sa pinakamalapit sa kanila. Naisip ng iba na wala itong connector pero may ilan-ilan din sa kanila na naniwala sa sinabi ni Charlie. Nakita naman natin na pinuntahan ng lalaki si Mallory para kamustahin ito. Nakita niya ito na nag-iisa at lumalayo sa nakararami. Nagpakilala siya na ang pangalan niya ay Tom at doon nga ay kinausap niya ito. Naiiyak-iyak naman siyang nakipag-usap habang naikukwento niya ang nangyari sa kapatid niya at sa babaeng tumulong sa kanya. Narinig naman ito ng asawa ng babae at nagalit dahil sa pinag-uusapan nila ang asawa niya. Sa sumunod na eksena ay bumalik ang oras sa kasalukuyan at nakita natin na nasa bangka pa rin sila.
Anim na oras na silang nakasakay doon at nakatalukbong sila ng tela habang natutulog naman ang dalawang bata. Sinusubukan ni Mallory na kumontak sa ibang tao gamit ang radiophone pero wala ni isang sumasagot sa kanila. Pinakita muli ang nakaraan at nakita natin na parang nagiging normal na ang buhay nila sa loob. Maya-maya ay nakarinig sila ng katok mula sa pinto at sinasabi nito na patuloyin siya sa loob. Nagpupumilit naman ang asawa ng babae na huwag buksan ang pinto at huwag na nilang tulungan ang nasa labas. Pero napuno na si Mallory kaya kinuha niya ang shotgun at tinutukan niya ang lalaki para sabihan na buksan ang pinto. Nabuksan na nga at nakita natin na ang humihingi pala ng tulong ay isang babae at siya ay si Olympia. Nakita natin na buntis din ito at halos sabay lang ang petsa kung kailan manganganak silang dalawa ni Mallory. Dahil nga sa nadagdagan sila ng kasama sa bahay ay mas lalo nang magkukulang ang supplies nila sa pagkain at tubig. Kaya naisip ng house owner na baka pwede silang gumamit ng technology dahil sa hindi naman nila ito matititigan ng harapan. At baka sakali na magamit nila ito para makalabas at makakuha ng pandagdag na supplies. Binalaan naman sila ng lalaki sa gagawin nila pero napagpasyahan na ng may-ari ng bahay na gawin yun. Tinali siya sa upuan para hindi siya makakilos para mag-suicide. At matapos nun ay nag-alisa na sila habang binabantayan ng may-ari ang mga surveillance camera. Nakita naman natin ang babaeng pulis na nag-stretching at maya-maya pa ay nilapitan siya ng isang lalaki na nagngangalang Felix. Sinubukan niyang landiin ang pulis pero hindi naman siya pinatulan nito. Maya-maya pa nga ay napansin ng lalaki na may kung anong ingay ang nagmumula sa kwarto ng may-ari. Napansin din ito ng iba kaya nagpunta sila doon. Pero pagkarating nila ay nakita nila na tumamba ang lamesa at kinauupuan ng may-ari dahilan para mabagok ang ulo niya sa katabing mesa at ikamiti ito. Sa sumunod na eksena ay naupo si Mallory sa higaan at maya-maya ay lumapit si Olympia para tanungin siya kung pwede bang tumabi sa pagtulog. Sumang-ayon naman siya at maya-maya ay naalibadbaran siya kay Olympia dahil marami itong naitatanong tungkol sa mga pribadong bagay sa buhay niya. Kaya naisipan niyang bumaba para mapag-isa. Pero nakarinig siya ng mga kaluskos sa may garahe at naisip niyang lapitan ito. Pero nalaman niya na ang pulis at si Felix pala ang may gawa nun dahil sa may ginagawa silang kababalaghan. Nakita naman siya ni Tom at natawa na lang sila dahil sa ginagawa ng dalawang nasa garahe. Bumalik muli ang eksena sa kasalukuyan. At sa ngayon ay 14 na oras na silang naroon. Nagsasagwan si Mallory ng makarinig siya ng isang boses ng lalaki. Kaya naisipan niya na padapain ang dalawang bata at tinakluban niya ito. Matapos nun ay kinuha niya ang baril at tinutok ito sa kung saan dahil hindi niya makita kung nasaan ang lalaking nagsasalita. Hanggang may biglang humawak sa kanya at pilit inaagaw ang baril niya. Sinubukan din ito na tanggalin ang blindfold ni Mallory at sinabi na kung makikita niya ang entity ay makikita niya ang totoong mundo. Nahirapan naman si Mallory pero nagawa naman niyang makuha ang isang itak sa bangka at tinaga niya ang lalaki. At dahil dun ay nakatakas na nga sila sa lalaki. Bumalik muli sa nakaraan at nakita natin na nag-uusap-usap sila kung papaano sila makakakuha ng mga dagdag na supplies. Nagsalita naman si Charlie at sinabi na dati siyang nagtratrabaho sa grocery store at malapit lang ito ng kaunti dito. Kaya naisip niya na maaari silang pumunta doon para kumuha ng supplies. Matapos nun ay nagsimula na silang pinturahan ang salamin ng kotse at takpan ng mga dyaryo ang bintana ng kotse para hindi nila makita ang entity. Matapos na nun ay napagpasyahan na nilang umalis. Ginamit nila ang jeeps para malaman kung nasaan na sila banda. Nakakabangga-bangga sila ng ilang kotse pero nagawa naman nila na makarating sa grocery. Nangulekta agad sila ng mga pagkain at maiinom. Hanggang sa may kumakatok sa isang pinto doon. Naisipan ni Tom na buksan ito ng bahagya pero bigla na lang nag-iingay ang mga ibon. At ibig sabihin nun ay naroon ang entity. Nagsakripisyo naman si Charlie at tinulak niya ang pilit pumapasok. Nagawa naman nila na maisara ang pinto ay maya-maya pa nga ay nakita nila na may dumb anak na dugo sa sahig. Dahil dun ay naisipan na nila na bumalik sa bahay. Kinagabihan ng araw din na yun ay napagpasyahan ng pulis at ni Felix na itakas nila ang kotse at magpunta silang dalawa sa grocery store at doon na muna tumira. Sa sumunod na eksena ay bumalik muli sa totoong oras at isang araw na nang magsimula silang sumakay sa bangka. Bumangga ang sinasakyan nila sa isang sasakyan dahilan para malaglag ang batang lalaki. Pero naligtas naman niya ito at naisipan na bumaba muna para manguha ng mga dagdag na supplies nila. Sinundan niya ang naririnig niyang tunog at nakarating na nga siya sa isang lumang camp. At nakita niya na may ilang supplies doon at kinuha niya ito. Mabuti na lang at nakabalik kaagad siya at nailigtas niya ang batang babae. Matapos nun ay bumalik muli sa nakaraan at nakita natin na may pinapasok si Olympia na isang lalaki na kumakatok sa labas at yun ay si Gary. Hindi alam ito ng mga kasamahan niya doon at nagulat sila nang makita nila ito sa loob.
Sinabi naman ni Gary na may grupo ng mga psycho sa labas na pilit tinatanggal ang blindfold niya para pilitin siya na tignan ang entity. At mabuti na lang ay nakatakas siya doon. Hindi naman na nakapagpigil ang lalaki kaya inagaw niya ang baril kay Mallory at tinutukan niya si Gary. Sinabi nito na hindi na sila tatanggap ng mga dagdag na tao sa bahay kaya dapat umalis na siya. Bigla namang hinampas ng matanda ang ulo ng lalaki ng flower vase dahilan para mawalan ito ng malay. Nilagay nila ang lalaki sa garahe at nilock nila ito doon. Sa sumunod na eksena ay nakita natin na sabay na ang ginganak sila Mallory at Olympia at ang matandang babae naman ay ang nagpaanak sa kanilang dalawa. At dahil nga sa hindi nila nabantayan si Gary ay nagawa nitong ilagay ang mga ibon sa freezer. At isa-isang tinanggal ang mga harang sa bintana. Inampas naman niya sa ulo si Tom at binuksan ang garage door para makita ng lalaki ang entity. Matapos nun ay umakyat siya sa taas at sinimulang buksan ang mga harang sa bintana. Hindi naman naiwasan ni Olympia na matingnan ang nasa labas. At maya-maya pa nga ay nakita na niya ang entity. Nagawa naman ni Mallory na makuha ang anak nito bago magawa ni Olympia na magpatiwakal. Tinawakan nga ni Gary ang matanda at pilit niyang ibinubuka ang mga mata nito para makita din ng matanda ang entity. Dahil nga doon ay nagawa ng matanda na masaksak ang sarili niya ng bunting. Nagawa naman ng lalaki na makapasok sa loob pero napatay din siya ni Gary nang itulak niya ito sa taas at saksakin ng gunting sa dibdib. Nagkamalay naman na si Tom at nagawa niyang mapatay si Gary. Makalipas ang 5 taon pagkatapos mangyari yon ay nanirahan sila Mallory at Tom kasama ang 2 bata ng magkasama. At isang araw ay nakatanggap sila ng tawag mula sa radiophone na nagsasabi na mayroong safe place na matatagpuan sa kalagitnaan ng kagubatan. At maraming mga survivor ang naroon. At dahil doon ay naisipan nila na puntahan ito. Pero saktong paglabas nila ay may nag-aabang sa kanila na grupo ng tao na tulad ni Gary. Dahil doon ay nagpaiwan si Tom para ma-distract sila. Naiisip na nga ni Tom na tanggalin ang blindfold para magawa niyang mapatay ang mga yun pero matapos niyang magawa yun ay tulad ng iba. Na-control ng entity ang utak niya para mag-suicide. Sa sumunod na eksena ay bumalik muli sa kasalukuyan. At sa ngayon ay nakarating na sila sa isang dalampasigan. Habang naglalakad na sila sa kagubatan ay napatid si Mallory dahilan para magkahiwalay silang 3. Sinubukan naman ng entity na lokohin ang mga bata nang gamitin nito ang boses ni Mallory para sabihan sila na tanggalin ang mga blindfold nila. Pero buti na lang ay nagawa ni Mallory na makapagsalita at sinabing lumapit sila sa pinagmumulan ng boses niya. Matapos na nun ay nagkasama-sama na ulit silang 3. At sa huling eksena nga ay nagawa na nilang makapunta sa sinasabing ligtas na lugar. At doon nila nalaman na ang lugar na yon ay isa palang paaralan ng mga bulag. Doon na nga pinangalanan ni Mallory ang 2 bata. Ang batang babae ay pinangalanan niyang Olympia. At ang lalaki naman ay si Tom. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.